Hello everybody, this is Dadrick again. Welcome back to my channel. And again, mega shout out to all my subscribers, my new upcoming subscribers, and to all my followers. Thank you very much for all your support. And guys, before I start, I just want to have this one simple request. Please, don't skip the ads. The revenue of my channel will be dedicated to charitable institutions, especially for those kids having that severe illnesses that we are trying to support way back before. And with this help from you, I am not asking you any amount of money, but it is only about that short period of your time leaving that ads, not skipping. And the fund will be coming from the advertisers putting ads in my channel. That will be a very big help. So again, I just want to remind, please don't skip the ads and let us help those angels survive. Thank you very much for that time, guys. And again, I just want to remind, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, this is Dadrick talking about the reality of life. And always remember, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you very much. Enjoy watching. Mga kabayan, mga taga Pilipinas, pakitulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. I-pull out niyo ako dito sa amo ko dahil alam na nila na may sakit ako. Pinipilit pa rin lang ako pagtrabahuin. Alam na lang nila na isolated ako. Pilit pa rin nila akong pagtrabahuin. Anong klaseng mga amo ito? Isolated ako na sabi ng nurse, 14 days na isolated ako. Kinausap sila. Oo, sila ng oo. Bakit? Yung mga anak niya, bakit pilit pa rin nila ako pinagpapatrabaho? Alam na nga nila na ganito ang kalagayan ko. Under observation pa. Kaya please lang, mga kabayan, patulong naman ng Pilipina Embassy Riyadh. Tulungan nyo naman ako. Ay, pull out nyo ako dito. O ayan, PhilHealth. Isang kababayan natin. Example lang, ha? May sakit. Tinatawagan na rin yung OWA. Sino pa ba? DFA, DOEA, sa kababayan natin may sakit. Pero ayan, PhilHealth ang gusto kong ipunto. Paano nyo kami susuportahan kung may mga sakit kami sa ibang bansa? Ano? Sakop nyo ba kami? Gusto nyo lang kami maghulog ng maghulog ng malaki? O kailangan namin umuwi ng Pilipinas bago namin matanggap yung sinasabi na gain namin? Kung ano man yung magiging gain namin? Yan ang problema eh. Kami mga OFW, nasa malayong lugar. Mapipilitan kami doon sa sinasabi ninyo na mandatory contributions. Yes, oo. Tama yun eh. Pasok kami doon sa parte na yon dahil yung mga pamilya namin nasa Pilipinas. So nandoon sila sa parte na yon. Beneficiaries namin sila eh. Pero kami as primary contributors, yun ang tanong ko. Diba? Paano? Sakop nyo ba kung nasa mampanig ng mundo ang bambawat OFW? Yun sana yung maging malinaw. Sa inakda na UAC, sasabihin natin may magandang prinsipyo, no? Yung batas. Ang tanong namin, yun bang batas? Yung magandang prinsipyo ba ng batas? Na ipatutupod ng tama para maging balanse. Hindi lang naman kami mga OFW ang masasaktan dito. Naiintindihan din naman namin yung
sentimiento ng mga nagtatrabaho sa Pilipinas dahil madadamay sila dyan, tataas at tataas din sa kanila. Ilang naman ang hinihiling namin eh, di ba? Sana tingnan ninyo yung takbo ng batas. Okay lang yung sasabi na yearly yung nag-i-increase eh. Pero yung sinabi, okay na yung mandatory. Sige na, mandatory na. Okay na. Di ba? Pero yung by percentage according to salary, based on the salary, di ba? Then, ano nga yung ano, katulad nga na nakaraang ano, paliwanag ko, medyo mahaba nga, pasensya na mga kababayan, no? Hinimay nga natin eh, kaya sabi nga natin, di ba, hihimayin natin, di ba? Then, katulad nga ng mga kababayan natin na mga dual citizen na, yung mga kababayan natin nakatira na sa ibang bansa, kasama yung kanilang pamilya, bakit mandatory pa rin na madamay ang lahat, no? So, kami, contractual kami, di ba, may kontrata kami pinirmahan, taas ang kontrata, either ma-renew or hindi. Then, ayan, si kabayan, may sakit. No. Ano, sakop nyo ba na magpunta ang isang PhilHealth doon sa Riyadh, sa Saudi Arabia, kung nasa Riyadh nga ba si kabayan, di ba? Para alalayan, maisakop, makuha doon sa kanya employer, mapagamot, ang dami nyo magtutulong-tulong dyan, di ba? Lahat ng ahensya ng gobyerno, nasasabing sumusuporta sa aming mga OFW. Yun lang naman ang gusto rin namin maging malinaw. At ano yung tinatawag na, ano yung difference? Kasi dapat malinaw eh, kasi circular lang yung ipinalabas ninyo eh. Diba? Tapos ang daming anomalya dyan sa loob ng PhilHealth. Ang dami. Ayusin nyo muna sana yung anomalya bago nyo ipatupad yung batas. Para yung mga tao naman, maramdaman naman namin. Then, katulad nga niya sa COVID, 100% coverage. Magandang pakinggan nung umpisa, di ba? Naubos ang pondo. Teka, kaming mga nag-aambag, nagpilit na ibigay yung dapat naming ibigay. Nagtiis kami, no? Yung pamilya namin, doon sa sinasabi na ECQ or magiging GCQ or whatever type of quarantine it will be. The main point is, yung mga pasaway, no? Ihiwalay natin yung mga ano, yung mga na tamaan ng sakit dahil mga medical frontliner sila. Pero yung mga pasaway, no, kung tinamaan man sila dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sagot ng buong sambayanan ang kanilang katigasan ng ulo. Then tanong ko lang, yung bang mga nasa informal settlers ba? Yung mga nasa lugar na sige lang sila labas, no? Yung mga matitibay, sinasabi matitibay yung mga immune system na dahil sa lansangan sila nakatira. May naging kaso na ba ng COVID-19 sa kanila? So yun lang, PhilHealth. Pakilinaw naman sana na magkaintindihan naman tayo. Hindi yung ora-orada bilang yung ipopost yan dyan nang wala nang mang review-review para sa aming mga OFW. Akala ko ba na ipasa na yung Department of OFW? Diba? Linawin naman natin. Nakakaawa si kabayan. Isa lang yan, ha? Isang example lang na isinama ko rito para manawagan sa inyo kung ano ba talaga yung magiging punto ng sitwasyon naming mga OFW sa ganyang pagkakataon. Lahat umiiwas magkasakit. Mahirap magkasakit. Kahit pasabing may PhilHealth ka, kahit sabihing pang may HMO ka, kahit pasabihing anong klaseng insurance ka. Lahat nag-iingat, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa man. Mahirap ang magkasakit. Diba? Wala namang problema ang nakahanda eh. Sabi nga, yung iba naman nagbabayad naman ng HMO, diba? Ibang insurance, no? Pero napapakinabangan eh kasi nakikita mo yung tinatawag na bracket, no? Ito yung contribution mo. Dito kasi ganitong hospital lang uubra. Ito yung kwarto mo. Ito yung ganito. Ito yung ganyan. Ito yung, ito. Yung mga perks, no? Doon sa binabayaran mo. Mas maliit, eto lang. Mas malaki, eto lang. Eto na, di ba? So, sana naipaliwanag ng mas maganda. Wala namang nangangarap na magkasakit para sabihin mapakinabangan namin yan, eh. Masakit mang isipin. Ang dahil sa batas na yan, ng universal healthcare, di ba? Pero sana lang maipaliwanag ng maayos sa amin. Kasi malaking ano yan, eh, malaking damage, no, sa part namin. Naging mandatory. Pag uwi mo ng Pilipinas, kailangan mabayaran mo. Tapos,
Pagka hindi ka nakapagbayad, may penalty pa kami, may utang pa kami. Yun ang nakakapikon eh, yung mape-penalize pa kami dahil lalaktawan namin yung paghuhulog. Minandatory na, pag hindi kami nakapagbayad, wala kaming OEC, etc., etc. Diba? Para bang masyado nyo naman kaming sinasakal. Ngayon, yung video pinakita natin, ang tanong, sinakal nyo na kami. Anong sagot ninyo dun sa parte na yon? Sagutin nyo ba na maipa-hospital si kabayan na nandoon ngayon sa Saudi Arabia? Pakisagot naman PhilHealth. Para naman yung mga tao malinawan. Kasi nauuwi kami sa galit, nauuwi kami sa pikun, yung damdamin namin hihinagpis nang dahil sa pagsakal ninyo sa amin. Ayusin nyo muna yung ahensya ninyo. At nananawagan kami sa kataas-taasang parte no, ng namumuno ng Pilipinas kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We support you big time. Marami no, from OFWs hanggang sa mga nasa Pilipinas. We support you big time, mahal na Pangulo. Sana naman mabigyan ng pansin na ma-review ito na mas maibigay ng tama sa mamamayan ang para sa universal health care law na ito. Ang maging balanse. Kasi buti sana kung walang pangit na mga eksperyensya ang tao sa PhilHealth. Okay pa eh. Ang problema, maraming napakalaking problema, korupsyon na nangyari sa ahensya na yan. Sana marinig mo kami, mahal na Pangulo. And again, everybody, this is Daddy Rick. And I hope sana ma-share natin itong bagay na ito, no? Maiparating sa iba. Hilingin natin yung marapat na paliwanag, no? Yung marapat na sistema. Huwag tayong basta-basta magalit. Tandaan, mahirap ang magkasakit. Baka sa sobrang pagpupuyos, tayo naman ang magkasakit. Paano kung hindi tayo sagutin ng PhilHealth? Kuha lang ng kuha ng contribution. Kasi nasa ibang bansa tayo, bahala employers natin. Lahat sa malayong bansa tayo, mga kapwa ko OFW. Kaya ingat-ingat. So, again, this is Daddy Rick talking about the reality of life. Don't forget to click like, leave your comments, subscribe para sa mga hindi pa nagsasubscribe sa akin. And don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And again, thank you very much. Stay safe. Stay at home. Again, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. God bless us all.